Hello mga ka-GM, isang magandang araw muli. Ito ay may gagawin na naman tayong isang papalit tayo ng front brake pads dito sa Toyota Coaster. Bali ito po yung ating bagong piyesa. Yan. Isa itong Toyota Coaster mga ka-GM, no? Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Ayan po at yan po bali ginakan natin siya dito sa harapan tapos inalalayan natin ng stand jack para safety po tayo sa paggawa, no. Ito yung kanyang gulong, yan. Tinanggal natin yung kanyang mga bolt, malalaki yung kanyang mga bolt. Yan, bali ginamit lang natin yung kanyang tie reins, no. Dito sa ano to, mga ka-GM, isang minibus. Yan oh. Isa itong minibus na Toyota Coaster. Yan yung kanyang loob. Bali lang nga ito. 23 seater yata ito. Yan po, 23 or 25 seater. Ito mga ka-GM ay sinirbisan din po natin. Pinaltan natin siya ng langis. At yung kanyang oil filter, yan po yung kanyang oil filter. Pinaltan din natin yan ng bago. Yan, isa itong Toyota Coaster. Yan, bali tatanggalin natin itong kanyang front brake pads at papalitan natin. Ito yung kanyang 12mm lang itong kanyang bolt dito. Tapos dito sa kabila, sa loob ay 17mm yung kanyang bolt dyan. Kung mapapansin nyo kasi mga ka-GM, yan po, manipis na po siya, no? Yan na yung kanyang pinakaano dyan, manipis na yan. Kaya kailangan talaga natin palitan. Tatanggalin lang natin yung kanyang bolt dito sa taas, saka sa baba, dito. Yan po. Yan, patuloy nyo lang pong panoorin ito aking mga videos para magkaroon din po kayo ng idea at dagdag kaalaman na rin. At ganoon din sa mga bagong mga mekaniko na gustong matuto ay shout out po sa inyong lahat sa kapwa natin mga manonood mga ka-GM. So ito po yung ating bagong piyesa dito sa bago niyang brake pads. Yan, no? Kung mapapansin nyo mga ka-GM, no? Manipis na siya. Yan, halos na siya mga ka-GM. Kailangan talagang palitin. Ito yung ating pansukat ng kanyang brake pads, yan, sa ating freno. Yan po, kung titignan po natin, no? Yan, susukatin natin siya, halos na lang siya. Oh. 3mm mga ka-GM. Nasa 3mm na lang. Yan, kung makikita natin sa color ng natin, bali red color na lang siya. Yan, kaya kailangan na siyang palitan. Yan, oh. 3mm na lang yung kanyang pinaka-size, no? Yan. Yan po. Yan, oh. Huwag na nating pabutin dun sa kanyang dito na matamaan pa yung kanyang rotor disc. Kasi pag natamaan yung kanyang rotor disc, mapapalaki yung gastos ng ating customer, no? Kaya kailangan na natin palitan siya ng bago. Tapos itong kanyang pinaka backplate dito sa kanyang brake pads, yan, kukunin natin yan, lalagay natin doon sa bago natin. Okay.
Kung titignan natin yung sukat ng bago nating brickfads mga ka-GM, yan, no? Halos na siya, nasa ano siya, 13mm. Yan, 13mm yung kanyang pinaka sukat, yung kanyang mm dito sa ating brickfads sa bago. Ito mga ka-GM, ito yung kanyang return spring dito sa ating brake pads, no? Yan, yung ating brake pads may butas yun sa itaas, oh. Sa kanyang pinaka-bakal dun sa kanyang pads may butas yun, kaya doon natin sinuot yung kanyang return spring. Ito, ito bali ipipress natin to kanyang brake caliper para maikabit po natin dito mga ka-GM sa kanyang brake pads. Yan, gagabitin natin yung luma. Tapos C-clamp, gagamit tayo C-clamp. Yan, na-press na natin yung kanyang piston mga ka-GM. Yan, pwede na natin siya ikabit. Tekan-tekan rapi para mabilis. So, ayan po mga ka-GM, bali na ikabit na po natin yung ating bago, yan, dito sa kabila, dito sa right side, at ganun din po yung ating gagawin sa left side mga ka-GM, no? Yan, ito yung ating pinagpalitan.
Yan, talagang manipis na siya mga ka-GM. Yan o. Yan po yung ating luma at yung bago po, ayan. Nakakabit na siya. Tapos ito sa kabila ay kakabit din natin doon sa kabilang side, no? Ganun lang po mga ka-GM. Tapos yan, mahigpit na siya at ayos na yung ating paghigpit diyan. Tapos ikakabit na lang natin yung kanyang ano, tire, yung kanyang gulong dito sa right side. Yan po at isa itong Toyota Coaster, no? After nang matapos nating palitan ng brake pad sa harapan mga ka-GM, no, kailangan i-check din po natin yung kanyang brake fluid. Ito po yung kanyang brake fluid, ayan. Okay naman po yung kanyang level. Dito lang po sa driver side yan. Ito yung kanyang steering. Yan, dito lang sa banda sa harapan. Yan po, okay naman po siya. Yung kanyang brake fluid. Ito mga ka-GM ay sinirbisan din po natin. Pinalitan natin siya ng langis. At yung kanyang oil filter, yan po yung kanyang oil filter. Pinalitan din natin yan ng bago. Yan, isa itong Toyota Coaster. At ngayon po mga ka-GM, bali ito po yung kanyang level sa kanyang langis, no? Ang langis nito mga ka-GM ay eksaktong 8 liters lang po. Yan, 8 liters yung kanyang engine oil, yung kanyang diesel engine oil. Yan siya. Yung kanyang lagayan ay nandun sa kabila dito. Bubuksan lang dito. Ayan o. Bubuksan lang iyan. Nandyan yung lagayan ng ano, langis sa bandang harapan. Ayan. Sa may mga katanungan po at comment lang po sa ating comment box at sasagutin po ng abot ng ating mga kaya. Ayan po. Huwag po sana kalimutan na pakilagin subscribe yung aking YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy yung panunod sa suporta sa aking mga videos. GM Autotech. Maraming salamat po.